Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Pangsus. Pinakamahal na Panginoon, kami pinagpupuri, papasalam sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagkalmas sa watin sa amin. Ay pumapakinggan ibang salita ang aming dalangin, Diyos, sa kasilipit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Ibang lingkod, patubay mo kasaw, katagot sa aking wala akong magagawa. At kahabagan po ang aming bilabi, the web cast viewers, sabihin siya na pagkakataon makapaglingkod sa iyo at sa iyong makapangyarihan pangalan. Ang sinasaway, ang mga demonyo at langit pangangailangan, cast out in Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taas sa pusong pagkasalamat, ay naukulang sa ating dakilan na buhay, sa ating po pinakamamahal, Pastor Cristo. At ako'y mabatid sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, the entire prophet of God. At magandang hapon sa buong sambahayan, the beloved children, children of grandchildren and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral at mga manggagawa at mga kapatiran sa buong dagdig na yung bagamalim ko na kayo amin at sa ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa inyo lahat. Paano tumawag ang mga Panginoon? Sa bisyo kaya? Ako nung araw, minamahal, nung tawagin ako ng dakilang Diyos, sinasabi ko na ako'y nagpapaiyak, napaiyak din ako. Dahil sinipa ako ng gobyerno. Sa isang kapatid natin, nagpatuto kanina, gabi-gabi siyang umiiyak dahil ang asawa niya, hindi na good, sabi ng Australiano, not good. Lalaki naman, yung brothers, brother Boyet, eh, dalawa lang pupuntahan niya. Magiging parang lantang gulay siya o malpastibiyag na. O, ganun talaga minamahal. Kaya nga po, tignan po natin, natuwa ba ang mga Panginoon sa mga tao minamahal? Hindi po. Nagsisinga ang Diyos na inilalang niya ang tao. Nagsisinga. Mabuti nga sana, hayop na lang. Pero tignan po natin minamahal ko sa Biblia. Dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang versikulo 6, praise God. Dito sa aklat ng Genesis, ang kabanata 6 at ang talata 6. At nagsisisi ang Panginoon sa kanyang nilalang ang mga tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Amen. Isipin niyo mga minamahal. Nagtitatago magmagdatakalsada kung nablan nung natangsit na. Kala mo, kaya nilang bilhin ang daigdig. Ngunit hindi nila alam, nagsisi ang Diyos na dalangin sila. Ngunit hindi nila alam, nagsisi ang Diyos na dalangin sila. Isipin po natin yung may nambal. Nagsisi ang Diyos na dalangin sila. Kasi wala silang panahon para sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nakita mo natin minamahal. Kaya ano pinili ng ating dakilang Diyos minamahal kung nailigtas lamang nung great plot? Hayop na lang. Magkakaparis na hayop. Noah, his wife, their three sons and their wives. So, walong tao lang ang daligtas, minamahal ko. Nung bahain ng ating dakilang Diyos, pahintulot ng dakilang Diyos, minamahal ko, na bumaha ang daigdig. Ating basahin, minamahal ko, dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang versikulo 13 at 14, praise God. Genesis, kabanatang 6, ang talata ay 13 at 14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy ng goper, gagawa ka ng mga silid sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. So, minamahal, pinagawa ng ating dakilang Diyos si Noah ng arka, minamahal, kung dakilang Diyos siguro, ta aglaon amin nga, agkakaparis nga, pa, animal dito sa daigdig, minamahal ko. Pero, hindi siya nagdala ng tao, minamahal. Kahit na nung palubog na yung lupa, kumakatok yung mga paring Noah, buksan mo naman kami. Malulunod na kami rito kasi nasa bundok. Isipin mo, minamahal,
tinarabin nga ni Noah nga barko kat adayay tuktok ti bantay, paano minamahal ko? So, pumunta ang taaron. Nakikiusap kay Noah na sila ipapasukin sa loob. Pero may instruction kay Noah. May instruction ang ating dakilang Diyos. Kaya wala siya pinapasok na tao sa loob, minamahal ko. At doon lamang nag-umpisa, minamahal ko yung buhay ng tao doon sa three sons and their wives. So makita po natin, minamahal ko mga kapatid. May bagam nga naungat gayam ti apo. Wan, no di ka sumurot ti pagayatan na ng si isim ti Diyos. Nagsirbi ka kenkwana ti kinapodno. Yung totoo minamahal. Kaya meron tayong patutuo, hindi ba? Dati, walang-wala. www.w. Walang-wala talaga. Uri, baliktad na mo. Ingatong pa niya sa akin na sa one kwarta na nga talaga. Ako ng araw, minamahal ko. May sweldo ako, pero may listahan ako ng utang. Meron pa akong dinabayaran. Kaya sabi sa Biblia, minamahal, nung tumawag ang ating dakilang Diyos ng mga tao na maglilingkod sa Kanya, meron namang ipinadala ang kaaway for short time lang, minamahal. Si Apostol Pablo, Saul noong una, upang patayin ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Isipin niyo, minamahal, pumunta pa siya sa Roma kasi umabot doon hanggang Roma, minamahal ko, yung pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. At sinabi, minamahal ko, nakasama niya si Pedro, ni kailanman hindi pumunta si St. Peter sa St. Peter Basilica sa Roma, hindi. Si Pablo, yes. Pero, iba yung mga negosyante, pagka maganda yung kwan, si kwento, gawin natin St. Peter Basilica. Dapat makinig kayo at malaman nyo ang totoo. Sabi nga, matagal ng araw, naglolokohan kayo. Niloloko pa niyo iba. Hindi maganda sila tayong loko, no? Nilalansi lang yung iba. Pati yung mga lumalabas na tao, nilalansi pa hanggang ngayon. Nagnegosyo na nga sila eh. Wala nga silang bayad sa taxes, wala nga silang amilyar. Awan! Libre pa dialogan nga agad po sa baling nasyon. Isipin po natin yung mga minamahal. Nagbibigay ba sila sa ating sa gobyerno? Hindi. Sila nagbibigay sa headquarters nila, minamahal ko. The headquarters, sabi nga yung kinakantanin ninyo, gustong-gusto yung Hotel California. May branch yun doon sa St. Peter. St. Peter Basilica. May branch doon, minamahal ko. Yun ang ataang kwa ngayon. Yun ang ataang head office ngayon. Ano sabi, minamahal ko? Dito sa Gawa, Kapitulo 3, ang versikulo 4, 5, 6. Praise God. Praise God, 9. Dito sa aklat ng mga Gawa, kabanata 9. 9 at ang talata 4 hanggang 5. At siya ay nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-usig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-usig. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So, minamahal, si Pablo na manguusig, nakakita na liwanag at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Hindi nakita ang Diyos, minamahal ko. Ang sabi niya, ako si Jesus na inuusig. Isipin po natin, minamahal. Pumapatay siya noong araw noong minamahal ko ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Pero kinihabagan siya ng mga Panginoon. Katulad din sa atin, minamahal, noong araw, para lang kasla manukla ang dadi, titinggid ng mga tao. Parang manuklang. Walang nori mo, walang, hindi nga nag-iisip kung nalulungkot siya. Basta,
tapusin mo, di tapusin. Pero na siya po itawagin ng ating dakilan Diyos, minamahal ko, napakarami niya sakripisyo, marami siya isinulat upang ang katulad natin na mananampalataya ay magising sa katotohanan at malaman ang salita ng ating dakilan Diyos. Ginamit ng ating dakilan Diyos si Apostol Pablo upang maraming makonberte na maging Kristiyano. Isipin po natin ngayon. Sa ating kapanahunan, ang sabi minamahal, ginawa ng ating dakilan Diyos ang kanyang iglesia. Hindi yung iglesia minamahal ko na humihingi sa gobyerno pag nasisira. Hindi yung iglesia na hindi nagbabayad ng taxes. Nagbabayad naman natin na konti. Pitance lang. Sabi ng taga Nueva Ecija, kapurit lang. Puro kabig. Ang kabig nga, yung kanilang kasama, sumasambahan ngayon, kinakabig nila, papuntang impyerno. Isipin po natin yung mga minamahal. Nasa kahabagan ng ating dakilan Diyos, minamahal ko mga kapatid, ang sabi, Peter, upon this rock, I will build my church. Anong bato yun, minamahal ko? Ang batong yun ay Panginoong Hesukristo. Ang kanyang salita ay paninindigan at titindigan ng mananampalataya. Isipin po natin yung minamahal. And the gates of hell shall never, ever prevail against it. Magtanong kayo sa isang Kristiyano, babalik pa ba sa pag-inom ng alak? Magbabalik pa ba siya, minamahal ko, doon sa masabang gawa? Meron nga akong kausap na worker, sabi niya, may edad na pero executive, so napintaspay ka na. Ay, gusto siyang akitin, pero nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Hindi niya ginawang pakialaman yung babae. Tanungin niya si Brother Pet, Brother Pet, pag ikaw mangyari sa iyo, sabi ko, pag-iisipan ko muna. Nagdakas na yan. Awala nga ruti, ano sabi? Sabi sa dress chicken ka na nga. Pag-iisipan mo pa. Dapat ang pag-iisipan mo, it is a fearful thing to fall in the hands of the Lord. Nakakatakot. Pag binitawan ka na mala Panginoon, isang tsak na bagay, wala ka nang babalikan. Bakit, minamahal ko? Tatawa na ka na lang. Ang tagal-tagal mong born again. Ngayon, babalik ka sa amin. Isipin po natin, minamahal. Sa totoong Kristiyano, may pagsubok, may paalala, ngunit tandaan po natin, minamahal, ang ipinaglalaban natin ay langit at buhay na walang hanggan. At sabi, minamahal ko, Mateo 16:18, praise God. Mateo, kabanatang 16, ang talatay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Amen. Nagagalit yung mga opisyal ng gobyerno pag sinabi na the only Christian country in the Far East, karamihan ng opisyal, corrupt. Kaya may susunod na sakit, manamal ko eh. Kukurap-kurap na lang, at kidim-kidim lang. Ha? Yun ang naman na niyang sakit, minamahal ko sa reliyon, pinanggalingan niya. Ang sabi ko nga kako, ngayon, ang susunod na sakit ngayon kako, yung sakit sa tuhod. Bakit? Pambihira, naka-hood, naka-face mask, naka-jacket, naka-puruntong. Kasanungay, hindi ba? Bakit? Hindi ba parte ng katawan mo yung tuhod? Hindi ba giniginaw yun? Kaya nakita niyo ako, pag lumakad ako minamahal, alalay na alalay ko, for how many years? Lumalakad ka sa tubig, minamahal. And yet, sabi nga, ang nasa isip ko, push forward. Maglakad ng diretso. Bakit?
sa dulo, naroon ang pinakamamalang Panginoon. I will build my church, sabi ng mga Panginoon. Una, nakita po natin, kakarampot lang tayo, ilan lang tayo. Kala natin, hindi mabubuhay ang iglesia. Ngunit ang Diyos minamahal, ang batapat na Diyos, ang makapangyarihan Diyos, ang humipo ng puso ng bawat isa upang lumago ang gawain ng ating mga Panginoon. Nakita niyo yung patutuan natin, beloved assistant pastor, ang sabi ng mga pastor, sweetheart, susunod, darating tayo, nasa radio tayo, nasa television, may kursada tayong malalaki. Tumatawa lang sa loob ang ating malapastora. Ngunit nangyari, minamahal. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Dahil sa Diyos, minamahal ko katulad nung panahon ni Noe, minamahal ko. Ayaw ng Diyos, minamahal ko na hayop lamang ang sumakay sa barko. Gusto ng ating dakil Diyos, mga tao nang sumasampalataya sa mga Panginoon. Hallelujah, may pag-ibig sa Diyos. May pag-ibig sa kanilang kaligtasan, minamahal. Yun ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Kaya ang tao, pag sinabi mo sa kanya, magbabautismo po kayo sa pangalan ni Jesus. Because God is with you, pag ayaw niya, balikan mo siya ulit. Pag susunod, balikan mo ulit. Makikita na malapagano na matiisin ka. Pag-apat, hindi siya tumalima sa iyong sinasabi, biglang nag-rapture, dadaling ka ng Diyos sa langit, yung hinahayuan mo, iwan. Magtataka siya, apay awan mo ni brother. Ganun pala, kinuha na ng ating dakilin. Sige, kayo po yung ginagawa ng Abel Lincoln. Pag sinabi mo sa tao ng Diyos ay makapangyarihan, worry dito yung bagay, di na mamati. Apay, nalalaing ka di St. Louis, nalalaing di BGH, ngunit ang pinaglilingkuran natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin niyo, sabi niyo, patutuwang minamahal for 35 years, hindi ako pumunta ng hospital para magpagamot. Wala akong maintenance. Oo, lumalabo mata ko. Ngamin lakayon. Ha? Humihina yung tuhod. Ngamin lakayon. Ngam, adye pamati. Inaldaw, aldaw. Ha? Sabi nga, nalaslas bang pwedeng dadyo ugot ti sayote. Di ba? Talbos na sa iyo, sinabi ko, minamahal. So, makita natin, isinugo ng ating dakilan Diyos ang ating magulang sa ating mga Panginoon. May sakripisyo, minamahal ko. Nag-aayuno. Umaawit. Magmula alas 7 ng umaga, alas 3 ng hapon. Nasubukan ko yung minamahal. Magpuri ka sa mga Panginoon. Isang taklang bagay, pagdating mga launa, alas 2, iiyak ka na. Bakit? Dati kaya't mo, at nakargati, buksit mo, tata. Pamira, alas dos na, wala pa pagkain. Ngunit, tinuos na ang abangling ko dyan, minamahal. Tinuos ko yun. Ang sabi nga nung hipag, nung dati kong kasama, na nakakausap ko, sabi sa akin, nasan si Junior na? Eh, kasi Junior, tawag ko, Junior, minamahal. Nasan si Junior? Adadjay, Hong Kong ka na, kung 10 times akong bumalik doon. Ayaw na ni Junior, doon Japan ka, no? Magsi 6 times. Isipin po natin, minamahal. All expenses paid, walang gastos. Isipin po natin, mga tao, minamahal ko, uray de kotse, agpanpanunot pa ino, apan di Hong Kong taang, amen. Baka no, ha? Nangina una di hotel nga bagyanan na, nangina di gagatangan di Hong Kong. Pero ibalik ko, pag sinabi, go, di go. Hindi naman ako namimili doon sa Hong Kong, binibigyan lang. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nasiyaat ka noon dyan, di agulimak ka lang, di ka tagtagare, di ka dumawat. Apay, nalalaing ti Diyos mga prosti puso. Tapos pagkaligaw mo lang Panginoon. Minsan nga, kala ko, namimili ako ng damit doon sa Hong Kong minaman. Sale. Pagdating ko sa counter, sabi nung, kwan, your items are already paid. Who paid? Somebody. Bayad na pala yung kinuha kong damit. Isipin po natin. Jack, kung may narabi na nga sa kapulo kumangit, wala nila, dalawa lang. Kinuha ko, dalawang puti. So, makita po natin, ang sabi sa Biblia, sa aklat ng Jeremias,
Kapitulo 5 o 3:15. Huwag natin basahin yung minamahal ko. Sa aklat ni Jeremias, "And God set His pastor to feed you with knowledge and understanding." Isipin po natin, minamahal. Hindi ka banpanwagak, mabaling ka, di mo nga patadarindag ng sarita. Saan? Di yung maramid na dyan, ita, magwala ako. Mamaltugak pa, patasin nyo ta, itadarindag na, patasin nyo. Pero nung makita ko na yung beloved wife ko, kaya timadira mo ba siya, na mababalan niya yung bagat. Isipin po natin, knowledge and understanding. Magtataka ka, bakit matalino ka na? Magtataka ka, bakit kinaya mo yung trabaho? Magtataka ka, bakit ang examen parang napakadali sa'yo? Bakit? Sapagkat sinasamahan ka ng ating dakil Diyos. Pag tinawag ka na pinakamamalabaran sa isang bagay, bibigyan ka ng kalaman ng ating dakil Diyos na higit pa doon sa nag-aral. Isipin po natin yung kung gaano kabuti malapang na sa bawat isa sa atin. Ulitik, hindi ka banbanwaga. Kung bata ako sa mga edad ako, 25, 30, pati hindi niyo ako mapagsalita. Kinakailangan, uminom muna ako ng kalahating bote ng gin. Mabartikak pa, sakto ang sarita. Ababala. Ngunit ngayon sa mga kahit maghapon natin pag-usapan, nang tawagin ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang iba na sa banig ng karamdaman, maghihiwalay na ang mag-asawa, may problema sa pamilya, awang kwarta, awang timakan, awang tibado. Hanggang kapagpa-adult, anak na. Ngunit tumawag ang ating dakilang Diyos, tinuruan ka ng malapanginoon na manalangin sa Kanya at umasa sa Kanya isang tiyak na bagay, isang araw, nalaman mo na Diyos pala, kahit hindi mo nakikita, tumutugon siya sa panalangin. Kaya nga, lahat na mangyari sa bawat Kristiyano, pagyamanan, magpasalamat ka, gawa yun ng malapanginoon. Kahit nagawin ng kaaway na itumba Kanya, itatayo buli ka ng malapanginoon. Bakit, minamahal? Ayaw ng Diyos, minamahal ko ang kanyang anak na nagagapi ng kaaway. Ang gusto natin dakilang Diyos, ang kaaway magagapi. Malapit ang dumating yung minamahal. Kaya isipin po natin, pagdating ng araw na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, haharap ka ba sa Kanya na nakatingala kung nasa itaas siya? O yuyuko ka sapagkat hindi mo nagawa ang kanyang kalooban? Tandaan po natin, minamahal, minsan, panunutin tayo, Jay, kapanwagan, yung kinabukasan, minamahal. Pag anda sa isip mo, ang kinabukasan ko ay sa langit, sa piling natin, dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, yung kinabukasan mo dito sa lupa, sagot ng pinakamamalap ng anon. Meron tayong kapatiran, minamahal, yung interview. Sabi niya, "Are you a college graduate?" Ang sagot niya, "Sir, ano pong tingin niyo doon sa aking trabaho?" "You're more than a college graduate." "So, in ka na sa trabaho mo." Sinabi ng kapatiran, "Alam niyo po, sir, high school graduate lang ako." "Di ba, alis na? Sinabi ko na, sabi ng manager, pasok ka na sa trabaho." Isipin po natin. Yung talino niya, minamahal ko, talino ng taong nakapagtapos ng kolehiyo. Isipin po natin, minamahal. Ganun kabuti ang ating dakilang Diyos. Pag tumawag ang pinakamamalapa noon na maglilingkod ka sa Kanya, oo, dadaan ka sa hirap, oo, dadaan ka sa kawalan, oo, mawawalan ka ng kaibigan, ngunit may Diyos ka na inaasahan sa tuwing tatawag ka, ang Diyos ay tutugon. Kaya sa ating mga kapatiran, huwag po natin isipin yung kinabukasan na inisip ng tao. Ang sabi nga ng tiyahin ko, kapatid ng tatay ko, "Di kita anak kong to, agbalinda nga doktor, agbalinda nga abogado. Ang sangbat ko naman, no, kaya ti panunod na. Kung kaya ng isip, magiging doktor yan, baka isasaksak sa akin yan, pangkabayo, di paano na? Dakal sa dalidagom ti kabayo." Pwede, ginagamit ko yung shampoo ko, yung shampoo ng kabayo, para hindi mabunot yung, hindi maibustibuok. Pero pag sasaksakan ka naman, sasaksakan ka ng pantusok ng kabayo, pambira naman. Sabi ko, ano, kung hindi naman ako hayop, tao naman ako. Ganoon na sabi ko sa tiyahin ko.
No kaya ti panunod na mabaling abogado, mabaling nga doktor. Ngunit pag anak ng Diyos, sabihin mo na hindi mo kaya mangaral. Isang tsaka, eh baka lingkod nga minamahal ko. Paulit-ulit lang yung pinag-usapan natin. Pero sinasabi ko sa inyo, ang Diyos na may gawa sa atin, paulit-ulit din tayong pinababalik sa gawain upang makinig na kanyang salita. Di ba? Lagi natin na papakinggan yun, for God so loved the world. John 3.16. John 14.6. Parang paikot-ikot lang, minaman. Ngayon nung naimulakin ka, iti pamati, kindi apo. Sa kanila, para masakit ang tenga, yung pinanggalingan natin, masakit sa tenga nila yun. Nandiyos na nagpapagaling ng karamdaman. Ay, may gagaling pa ba sa doon sa doktor galing sa Amerika? Pero sabihin ko, mas gagaling pa ba ang Diyos ko, ang doktor ko, na naglumalang doon sa doktor na galing sa Amerika? So, eh, di mo makita ti Diyos yun. Oo, hindi namin nakikita ang Diyos namin. Pero nasasaksihan namin, ha, nangyari sa amin, yung himala, yung totoong himala ng malapang noon, minamahal, na hindi kayang gawin ng tao. Ang sabi nila, yung kapitbahay ko si Maria, nagpapagaling daw na karamdaman. Ano sabi ni Maria? Gawin niyo kung ano utos niya. Ibig sabihin, kung na gusto ng malapang noon, yun ang mangyayari. Nagpapagawa kasi ng alak yung wala na raw alak, sabi siya na ikakasal. Isipin po natin, minamahal. Punuan iti Diyos, ti amin nga kasapulam. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng ating dakil Diyos. When God calls, pag tumawag ang Diyos, minamahal, isang tsak na bagay, ni kailanman, hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamamalapanon. Kaya bakit po natin, minamahal ko, ang ating magulang sa ating malapanon? Ang sabi, nangaral sila ng buong tapang. Uray may sa nga peasant dress ng Amala Pastora. Ang sabi, naging bahabagin sila. Pag binilang yung tithes and offering, binibigyan yung kapatid na walang pamasahe. Isipin po natin yun. Kahit sila mag-ayun, minamahal ko. At naging mapagkumbaba. Amala Pastor, bibigyan ng plaque of appreciation sa Manila Hotel. Hindi mo punta. Wala pang inuutusan noong araw, minamahal. Ang sabi, naging masunurin sa salita ng Diyos at gumagawa sa ubasan ng malapanginoon. Ganun ang magulang natin sa ating malapang minamahal. Dapat maganda din tayo, minamahal ko. Hindi lang tayo tagapakinig na salita, kundi tagagawa rin naman. Tayo tumayo, minamahal ko. Awitan natin ating dakilang Diyos sa ating mga webcast viewers, bigyan ng pagkakataon, minamahal ko na kayo makapaglingkod sa malapang noon. Asabahan niyo panibagong relisyon, hindi po minamahal. Nang bumaba ang Panginoong Kristo dito sa lupa, hindi siya nagdala ng relisyon. Ang gumawa na relisyon, tao. Kaya hanggang ngayon, minamahal ko, binubola niya ang kapwa niya tao. Yun, eka, nagpakita si Maria dun sa tuktok ng bundok. Umakyat tayo dun sa may laon yun. Nagsasalita ron ng ibang wika yung hindi maintindihan yung English niya. Sumakita po natin, minaman, no imimbag ka, iti sakit mo. No limaing, iti sakit ti pusom. Kung pinagpala ka ng ating dakilang Diyos, meron kong Diyos na pagpapasalamatan. Huwag na ako. Sino ba naman ako minamahal ko? Ang makaimayan ko lang ang bautisa sa inyo, maligaya na ako. Yung nakikayahan ko, kasama ko mga anak ng Diyos na may espiritu ng Diyos. Ako rin meron. Ba't ko ipagpapalit ang salibutan sa isang Kristiyano? Hindi po minamahal. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang kaligtasan. Mahal ko ang aking minamahal na kapatid. Umawit tayo, minamahal. Ikaw ay hinirang pinili ng Panginoon upang maglingkod
siya mundo. Sa'yo'y ayaw ko sumama sa iyo upang hindi mahirap niya sa gawain niyo. Magpatuloy umaawit, umapalakpak, umiiyak, tawag pa niya na wala. Ano mahihita ko dyan? Ako nga ang kukunan. May pangangaral nga ng touch and love of it. Hindi nila alam. At naligod ka pa. Ang iglesia, kita'y pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng mga pangyarihan sa lahat. Magbabago ba ako dyan? Ikaw ay hindi. Yayaman ba ako? Hindi ang Panginoon. Na kaya ako habulin ng pulis. Upang pag-ing ko sa kanya. Ngunit narin dyan ang patutuwa binabahan. Ginawa kanya. Sabi ng isang pulis sa kapatiran. Upang kang ka na ng Diyos. Magpatuloy ka. Sa ako, sapagkat ako nung dinong araw, problema ng gobyerno. Ngayon, pinginin ang Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos. Upang paglingko. Binago ko lubusan ng mga Panginoon. Nagbago ako. Hindi mo alam. Nung araw, naninigalin niyo ako. Naglalasing. Nagsusunod na sa'yo. Ngayon, nakahabang ka na Diyos sa nasa. Ikaw ay hindi na pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanya. Sa mga baguhan na narito, tumingin mo na kayo sa akin. Itong bagay na ito, ang pagtanggap sa mga Panginoon, hindi niyo po pagsisisihan. Sapagkat ang Diyos naming nakilala, ang siyang may lalang ng daigdig ng langit at lupa. Siyang may-ari ng buhay natin. Kaya pag naglingkod sa akin, kasa akin ating dakilang Diyos, dadaling ka naman parang sa langit. Isipin nyo, yung pangako niya, biyaya, ibibigay niya sa iyo. Meron apat na reglamento ang kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi relihiyon. Uulit-ulit yung kayo, minamahal. Kasi ang mga tao na sa relihiyon, meron na kami yung pananampalataya. Wala kang pananampalataya, meron ka relihiyon. Pananampalataya, ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Paano ka magtitiwala sa Diyos na hindi mo kilala? Paano maniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita? Pero ayon sa napakinggan mong patotoo na sila po'y lumapit sa Diyos, isang tsak na bagay, pinagpala sa lubusan ng mga Panginoon. Ang pangalawa, pagsisisi. Walang taong makasalanan na pumunta sa langit. Kaya sabihin natin, meron tayo sa relihiyon eh. Mortal sin at saka venial sin. Pagka mortal sin, masyado rin maitim ang puso mo. Hindi ka punta ng langit. Pagka venial sin, dadaling ka na sa purgatorio at pag ipinagpanalangin ka ng iyong mahal sa buhay, pupunta ka sa langit. Ngayon yung mananalangin nga sa iyo, hindi pupunta sa langit. Ikaw pa na ipapanalangin? Hindi. Dito pag tumanggap ka sa ating dakilisensyak na bagay, ikaw manalangin, ikaw ang pagpapalain ng mga Panginoon. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesu Kristo. Isipin nyo na natin minamahal ko. Binilinagan tayo sa ngalan ng Ama na kanalak ng Espiritu Santo. Ni kailan ba? Hindi mo alam pangalan ng Ama. Di ba? May edad ka na, hindi mo alam pangalan ng Ama. Sasabihin mo, Jehovah. Ang Jehovah, pito. O alis sa, anong Jehovah tinawag mo? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa. Kaya mabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Kristo sa Gawa 2:38.
sa ikipagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang siyam na kaloob ng Santong Espiritu. At ang pang-apat, ang wala sa mga taong naglalakad dyan sa kalsada. Yung Santong Espiritu, ang manahan sa'yo. Ang talinaid kin ka din yung Santong, na Santong Espiritu, hindi. Ang Diyos mananahan lamang sa lugar na kung saan malinis. Hindi mananahan ang Diyos sa beer house. Ha? Hindi mo, minakita kong beer house, minamal ko, minakalagay, Santo Niño, pagpalain mo kami. Isipin nyo, minamahal. Pati si Santo Niño, sinama pa nila sa beer house. Pero pag ikaw nabautis mo sa Santong Espiritu, isang tsaka na bagay, sasamahan ka natin dakilang Diyos, hindi ka na papasok ng beer house. Hindi ka na magsusuga, hindi ka na maglalasing. Bakit? Pag meron kang Santong Espiritu, sabi nga, lahat ay sapat na. Si Jesus ay sapat na. Kaya sa inyo po mga webcast viewers, kayo po na nandoon, niyo pong tandaan na ang gawain na Jesus pero kung merong sa iba't ibang lugar sa daigdig sa Pilipinas, merong Jesus, merong kusit. At sa tsak na bagay, kung kayo may karandaman, may problema, huwag niyo sabihin na marami kang pera. Pag nagkaroon ka ng pera na ang problema mo ay hindi kayang gastusan ng pera, problema na yun talaga yun. Ngunit sa ating dakilang Diyos, lahat ng problema, lulutasin ng mga panahon sapagkat ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak. So itaas niyo po yung iyong mga kamay. Manalangin tayo. Ulitin ang panalangin ito, taos sa puso. Itaas niyo. Huwag parang nanunumpa sa watawat. Kasi pag nanunumpa sa watawat, itaas lang ang kamay. Yung itaas kasi, nagtataka ko kung itaas na ganun na lang. Pag isabi itaas, itaas ang kamay talaga. Banggitin ang panalangin na ito, ulitin niyo. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinakamahal na panon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamahal na panon, ako po isang makasalanan na malapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan aking nagawa magmula ng bata kong mag-aisip hanggang sa masadaling ito. Pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan na aking Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ibaba niyo po yung makamay. Kami po'y manalangin sa inyo. Obligasyon ng Kristiyano ang manalangin sa bawat isang nakatindig. Bakit minamahal ang ating mga magulang sa ating malapanon? Ipinalangin tayo bago tayo mapunta sa gawain. Kaya manalangin ka upang sila man din magpatuloy na katulad mo. Opo, takilala aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Pinakamamahal na Panginoon sa panon at panalangin po ng aming minamahal. Ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Tadalmeda. Narito yung mga anak, tumagap sa iyo, nagsisisi sa mga kasalanan. Ang aming dalangin ng Diyos na isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, makasama po namin sila sa paglingkod sa iyo. Save them in their love and so God, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Magpabautis po kayo pagkatapos ng gawain. Hindi lamang yung pumunta kayo rito, tumanggap. Kristiyano na ako, hindi po. Kinakailangan maging kumpleto. Sabi nga, you will not be saved by your religion. Religion is hanap buhay. You will be saved by God. Hindi ka mabibili. Ang kaligtasan mo, hindi mo mabibili sa Mercury Dag at mag-CL pa ang SM. Pero ang Diyos, ililigtas ka niya. Bakit? Mahal ka ng Diyos, kaya ka narito. Pwede kayo bumalik sa inyong upuan, minamahal. At babaling kayo kasublito yung pagtugawan nyo. Tayo pinanalangin, minamahal ko, ipanalangin natin na laging matagumpay ang gawain. Ipanalangin natin, minamahal ko, radio program, television program, maraming maliligtas. Maging sa ating po mga webcast viewers, kahabangan sila natin, dakilang Diyos. Sapagkat kung walang tao na nalangin para sa atin, wala sana tayo rito. Ngunit punong-puno ng pag-ibig ang Diyos, ginamit niya ating magulang sa ating mga Panginoon upang ang kahabagan ng ating dakilang Diyos
mapasa atin. Kaya tayo minamahal ko, manalangin ng may panampalataya. Meron ba tayong Holy Supper? Ipanalangin natin yung ating mga kailangan, mga minamahal. Hallelujah. Opo, nakilala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamahal pang Jesus. Pinakamamahal pa noon sa pangunat at panalangin po ng aming minamahal, galing ng Pastor Evangelista Wilistad Almeda. Narito kami, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat po pagkukulang sa mga kainan na pagbiyan. Patawad po, mga panon. Talagin po namin na Diyos na manatili, mga tumanggap sa iyo, mga panon. Patid po namin, hindi maigsi yung kamay, hindi may pagkalubo pangalang ng bawat isa at hindi po malayo yung pandilig na hindi mapakinggan ng hinaing na yung mga anak. At sa iyong makapangyari ang pangalan namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demonyo ng kahirapan, demons of hindrances, cast out, cast out, cast out, problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan Jesus, and we claim victory in access to our praise of God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. At itakilan Diyos, umundog tayong tatlong beses minamahal. At the top of our voice, lagi natin angkinin ang katugunan ng ating malapanginoon. Gawin po natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Punin natin itakilan Diyos. Punin ang malapanginoon. Muli babanggitin ko, huwag kayong lulundag niya sa may harapan, sa may bleacher. Nakausot ko natin pa nakarami dahita. Nakabsot ko natin pa nakaramid na iso nga medyo sumigaw lang tayo ng malakas, minamahal. Nagtataka ko sa gobyerno ang daming pera, minamahal ko, pero gumagawa sila nakabsot. Sa atin, laging yes. Amen? Talo nga tayo ni Brother Pernan, isipin mo. Hindi makalakad yun, pero nasasakay ng taxi driver, libre. Ang tingin sa kanya siguro pulis. Pulis na hindi makalakad. So, minamahal tayo, pinadako minamahal ko sa announcement to our beloved Brother Serge Espinosa. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Galbi siya po sa ating beloved ordinary preacher, ating beloved girlfriend, Ignacio. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ihanda po natin muli ang ating pong pagkakaloob at pagbigay ng ating pong special love offering. Amen. Kaya minamahal na ito pong ating pong paghuha, minamahal ng ating pong special love offering. Ito'y sa mga kinakaharap natin gastusin at babayarin, mga minamahal ko. Amen. Kaya hinihiling ko na ating pong ihanda at ipanalangin. Hallelujah. Opo, dakila namin ang Diyos na makapangarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, malapinon, kami po'y naririto. Patuloy po kami na nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala na patuloy po pong ipinagkakaloob sa bawat isa. At sa oras na ito, hallelujah, sa aming pagbibigay o pagkakaloob ng aming pong special love offering, pagpalain mo po ito, malapinon, at basbasan at ibalik ng maraming besik, siksik, liglig at umaapaw ayon sa iyong ipinangako. Masaganang pagpapala ang dadaloy sa bawat isa. Ito ang aming sabo dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. The earth full of your glory, all creation sings of your love. More than to receive, I have come to the highest praise unto you. You are sufficient for me, all that I need, more than enough. You are my God. You are sufficient for me, all that I need, more than enough. You are my God. I the earth are full of your glory, all creation sings of your love. More than to receive, I have come to you, give the highest praise unto you.
sufficient for me. All that I need, more than enough, you are my God. You are sufficient for me. All that I need, more than enough, you are my God. You are sufficient for me. All that I need, more than enough, you are my God. Sufficient for me, all that I need, more than enough, you are my God. You are sufficient for me, all that I need, more than enough, you are my God. You are sufficient for me, all that I need, more than enough, you are my God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang Diyos po minamahal na magpala po sa ating lahat. Kaya mga minamahal, sa darating pong midweek service, minamahal, ay tayo po'y magsasagawa diyan po sa pastoral house. Amen? At tayo po'y magsisimula ng alas 12 po ng tanghali hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal, ng Miyerkules. At ang ating pong overnight prayer, minamahal, ito po ay sa PFBR, mga minamahal. Amen. Tuwing Biyernes at nagsisimula po tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga po ng Sabado. At sa darating pong Linggo, mga minamahal ko, at tabayanan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong announcement kung saan po tayo magsasagawa. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya minamahal, yung ating pong pinaghahandaan, mga minamahal ko, at nililiko, mga minamahal, praise God, ito po ay sa pagpapatayo po ng ating pong bayahe sambahan. At sa darating na December 18, mga minamahal ko, amen, ipinapaalala po natin, mga minamahal, amen, ang ating pong church anniversary, minamahal, na isasagawa po, amen, dito po, minamahal, loobin ng ating dakilang Diyos sa Convention Center. Amen, purihin ang ating dakilang Diyos at yung ating pong pinaghahandaan, mga minamahal. Kaya, minamahal ko mga kapatid, tayo po ay huwag natin kaliligtaan o kalilimutan, napakinggan at panoorin po ang ating po mga gawain. Amen? At tuwing Sabado po, mga minamahal, gaya ng gabi, ang ating pong TV program, amen, praise God, sa PTV4, dito po sa Baguio ay Channel 8, at nagsisimula po yan ng alas 10, imedya ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. At gabi-gabi po, Lunes hanggang Sabado sa DZME 1530 kHz AM band. At yan po ay alas 11 hanggang alas 12 po ng ating gabi. Lunes hanggang Sabado po. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po mga minamahal kong karagdagang mga announcement, kaya dun po sa mga kapatid po natin, aking pong ipinahabol, bukas po ang ating pong pastoral house sa nais at gusto po na mag-alay po ng pag-aayuno. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung kayo po'y meron pong nais, minamahal, ipaabot, o nais, mga minamahal, malinawan ang inyong pong mga katanungan, amen, narayan po ang ating mga bilamin preacher, bilamin ordained preacher, na kayo po'y handang paglingkuran. Lumapit lamang po kayo, mga minamahal, kung nais nyo pong magpa-counsel. At tayo po, mga minamahal, ay tumayo na po at lubos na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. At meron po tayong 7 minutes, 1:53 p.m. pa lamang po, mga minamahal. Kaya tulong-tulong po tayo, mga minamahal ko, sa pagsasalansan o paglilikom ng ating po mga ginamit sa lugar na ito. At tulong-tulong din po tayo, mga minamahal, maglinis, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga bilamid volunteers. Amen. At ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. At binibigay ko na po ang pong pagkakataon sa mananalangin para sa ating pasamantalang paghiwalay ang ating bilamid na aking kapamanggawa. At bilamid dan, talog pangunahan tayo sa ating pananalangin. Amen. Praise the Lord. God bless you, bilamid co-worker, brothers and sisters. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Praise God.
Upang mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyayin sa lahat sa matabis at makapangyayin ang pangalan ng Jesus, sa pangon at panalangin namin minamahal at ginagalaman ng Pastor Willis Almeida, your intern prophet, O Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, Malapinoon, hallelujah, sa matagumpay, Diyos, sa iyong banal gawain na pinagpala, Malapinoon. Salamat po, Malapinoon, hallelujah, sa paglangisip po ang bawat bahagi sa banal gawain. Magsimula bilabid MC Malapinoon sa mga papuring awitin na joyful song, solemn song, sa mga buhay na patutuon na aming napakinggan Malapinoon, sa mga awitin ng bilabid choir Malapinoon, ito po'y pinagpala Malapinoon, hallelujah. Maraming salamat po Malapinoon, ay banal presensya Malapinoon na aming na hallelujah, namin na darama, Malapinoon. Maraming salamat po, Malapinoon. Hallelujah. Higit sa lahat, Malapinoon, ang ibanghelyo na kaligtasan na dinala ng mga aral, Malapinoon, na ito po yung pagkain ng Espiritu, hallelujah, gugutom na kaluluwa, Malapinoon. Hallelujah, mag-isa mga baguhan na tumanggap, Malapinoon. Maraming salamat po, Malapinoon. Hallelujah, dalayan po namin, Malapinoon, na hindi ito ang huling kanilang pagdalo, kundi ito yung pisa, Malapinoon. Hallelujah, sa kanilang pagdalo, Malapinoon. Hallelujah, Malapinoon. Hallelujah, sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, Malapinoon. Hiwalay niyo po kami, Malapinoon. Ngunit ay isang Santo Espiritu ay manatili ba sa amin, Malapinoon. Hallelujah, at muli kami iba balik, Malapinoon, hallelujah, sa susunod na balamagawain, Malapinoon, hallelujah, at patuloy ka magdala ng mga bunga, mga baguhan, Malapinoon, hallelujah, sa pag-uwi, Malapinoon, ingatan mo kami, ito po ang aming samtalangin sa mga may pangalan ng Jesus, Amen.